mo yung sinabi ng hampas lupa, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Yung papa niya, hindi nakapirma ng consent form para maging legal ang kasal na yun. At yung tindera menor de edad pa pala. Nasa panic pa rin natin ang swerte, Mama. Duda na gano'n na nga yun, Digna. Bakit pa tayo lalaban? Wala namang naganap na kasalan. Yung hampas lupa, walang matatanggap na kahit ano, kahit na isang sentimo, wala. Wala talaga! Pwede niyo naman siyang bigyan kahit konti lang. Hindi ko siya bibigyan ng kahit isang basong tubig. Iniisip ko, ang buong pera at kayamanan ni Santiago sa atin na ngayon, Digna. Tayo lang ang magmamana. Tayo lang. Wala lang iba. Si Regino Beltran ang nag-alis sa kanya ng tuluyan sa sirkulasyon. Ilang laban ang natalo ni Harucho sa kanya? Ilang panabong ang namatay para kay Beltran? Halos lahat ng may-ari ng manok na panabong takot ni Regino Beltran. Alam ko naman yan. Tinanggap ni Harucho na makipaglaban sa mga manok ni Beltran dahil kailangan niya nga ng pera. Lalo na't hindi siya nakakapasok sa mga sabukan. Ang problema doon, si Harucho hindi matinong tao, Maximo. Hindi siya nakikipag-ayos sa kahit na anong bagay. Ayos lang yun, kasi nga mananalo si Regino Beltran. Sa manok niya tayo pupusta, Valeriano. Ay, Papa, makikipagsabong ka na naman sa mga manok ni Regino Beltran. Huwag niyo nang gawin yan. Walang laban ang mga manok niyo. Talo kayo lagi. Tapos kapag natalo kayo, anong nangyayari? Nagkakasakit kayo. Di ba nung huli munti kayong atakihin sa puso? Hindi ako natatakot. Nakahanda na ng husto ang mga manok ko. Matatalo ka lang. Hindi na niya ako matatalo. Isa pa, sawa na ako sa mga pipitsuging sabungan. Ngayon, ang sabungang nasa Puebla. At nandun din si Maximo Beltran. Marami rin doon kategorya. Napakaraming manonood. At kailangan kong kumita ng pera. Pa, pero hindi na rin naman masama yung kita mo ngayon, di ba? Kahit nasabihin yung pipitsugin yung sabungan. Kailangan kong kumita ng mas malaki. Para saan yung pera? Anong para saan? Para hindi ka na magtinda ng kahit ano sa kalye. Para makapag-aral ka at maging sekretarya. Sa ano, sa pamantasan o kung hindi man, pananahin ang damit. At pag mag-isa ka na lang, makakaya mo nang mabuhay ng disente. Ayoko matulad ka sa daang piniling tahaki ni Mechi. Yung tindera ng tiket parang batang inosente, di po ba? Malaki ang pagkakaiba ng inosente sa ignorante, Digna. Mas madaling isiping inosente siya. Sa bagay, binubulag ng Diablo ang mga talunan. Kaya hindi umubra mga pakana ni Santiago. Pinangangalagaan kayo ng Diyos. Ay! Ang saya. Ngayon ang pinakapayapang araw na naranasan ko dito. Ilang araw na lang babasahin ng testamento. At si Attorney Portales maaaliw sa isang walang kwentang babasahin. Tapos anong binabalak niyong gawin? Kung anong dapat, kukuha ako ng abogadong sasalungat sa testamento. Magpapawalang bisa sa kasal. At dahil wala nang sagabal, siguradong sa loob ng 2 buwan, legal nang magiging akin ang lahat ng kayamanan ng demonyo kong pamangkin na si Santiago. María Mercedes, pa servirle a usted, de mi familia me encargo yo, mi madre.